Good morning po, mga kaponi. Happy Monday po sa ating lahat. Ayan, nandito tayo kila Mami Lee. At sasamahan niya tayo sa mission. At saka si Kuya George nandito din. Magandang araw po sa lahat. Shout out po sa lahat ng ating mga kaponi, sa lahat ng ating mga sponsors. Thank you po sa inyong patuloy na suporta po. At pagmamahal sa ating mga kababayan. Nung weekend, nag-ano ho tayo ng ating feeding program. Sobrang madami tayong nabusog. At talagang we are praying na mag-continue po yung ating weekend feeding program para sa mga community na patuloy po nating nabibisita, nahandugan ng masarap at healthy na mga pagkain na niluluto ng ating mga ka-team. Kaya maraming salamat sa inyo. At shout out po kay Tito Bong. Kumusta po? Shout out Tito Bong. Lagi pong mag-ingat. Ayan, ang ating Ate Ruby. Namili na ho tayo ng groceries nandiyan. At meron tayong sponsor si Tita Lily. Nagbigay siya ng 1,000 pesos para po sa ating panggas. Kasi nagmumotor tayo sa ating mga mission. 1,000 po ito. Thank you, Tita Lily. Ilan ba tayo? 2. May motor si Pepa, si Mami Lee. 4. Si Ate Annalyn. Opo. Ayan, tig 200 tayo, magpagas tayo ngayon. Thank you po, Tita Lily. Maraming salamat po sa pagmamahal na iyong ipinaabot sa amin. Maraming salamat po. God bless po sa iyo at sa buong pamilya niyo po. Yung isang araw, nag-Jollibee ba yun? McDo. Galing din po yun kay Tita Lily dun sa ating pabahay. Ayan, abangan niyo po yung ating pabahay kaponi. Ang ating pang 35th na pabahay malapit nang matapos. Hindi nakasama si Olga kasi may duty. Kaya tayo na lang muna. Let's go. Let's go po. Wala kang pasok. Wala po. Walang opisina sa paglalabada. Wala kang opisina ngayon. Tita Joyce, hello. Okay, let's go. Sir Art, Tita Katya, Tita Mel ng Dubai, ingat sa biyahe po. Oo nga pala si Tita Mel. Biyahe po niya ngayong araw. Oo, na to. Oo, ngayong araw yung kanyang travel. Meron siyang pinaabot na pagmamahal, hindi ko pa nakuha. Para sa inyo, 500. Oh, Tita Mel. 500 pesos kay Ate Ruby, kay Mami Lee, kay Pepa George. Ayan. At sa iba nating ka-team, titingnan, hindi ko pa nabasa yung kabuuan. Ay, humabol pa si Tita Mel ng pagmamahal. Paalis na nga lang siya papabalik ng Dubai. Ingat po. Safe travel, Tita. Let's go. Magpagas muna tayo. Saan ka papunta? Ng Palay. Saan? Diyan lang po sa tindahan. Kaninong Palay? Sa akin. Sa blower. Nag-ati-ati na po kami. Sige, hakutin mo muna. Antayin kita dun sa bahay niyo. Opo, sir. Okay. Tapat ng bahay yung mga rice fields. Kaya kahit sa umaga makigapas ka, okay lang. Wow! Tapat na ng bahay niyo. Okay. Ang dami niyang mga gulay. Listo. Na-amaze naman ako dito sa mga pananim niya. Meron siyang mga talong. Ito, pwede na niyang gulayin to. Grabe, ang ganda. Magaling ano? Ang dami niyang tanim. Siguro nag-harvest na siya dito. Sigurado yan, kasi malalaki na . Mahaba pa naman. Maganda. Ayan pa . Madaming mga bunga. Sitaw. Batani. Madami ng gulay, Kuya JP. Madami ng bunga. Pwede ng gulayin. Sige, ipaba mo muna yan. Dito pa o, sir. Naglagay siya ng dito, tambayan, Ate Ruby, Talo ang mga uding. Ha? Talo ang mga uding. Tingnan mo, may ano siya dito, may mga sili sa likod ng bahay. Sili? Patingin? Sitaw. Sitaw din? Ito. Talagang palibot ng mga gulay-gulay, Ito. Yung galing naman ni Chief. Talong. Talong. Yung ito.
Ay, yung maliliit. Talong. Itong mga nakasupot lang, ang ganda tingnan, no? Ano yung mga nakasupot? Ganito yung gawin mo, mga talong. Mga talong lahat yan? Oh, talong, pichay din. Pichay? Opo, kap mo ko lang nilagay yung buto. Ang ganda, no, Ate Ruby? Mm-mm. Pwede kahit ganyan lang, oh. Ate. Sa plastic lang, di ba? Hindi ka nabibili ng pots. Yes, sir. Ha? Meron pa sa likod. Meron pa. Lagyan pa niya. Ah, wala. Lalagyan pa lang. Buti nakakuha ka nito. Saan ka humingi? Po, sa, ano, sa tabing ilog po. Sa tabing ilog? Ano yan? Libre lang? Opo. Mga ano, sa check na po ng ano, pag-chinso. Hiningi mo? Opo. Sibulino yung onion leaves. Binibili ko sa merkado, tinatanong ko. Oh, yung mga pang sabaw-sabaw. Opo. Asan si Lolo? Dito sa kabilang bahay. Doon pa rin siya natutulog. Hindi, naano lang siya, siguro naiinitan. Doon, umano sa doon. Tawagin mo, kausapin natin saglit. Oh, di ba? Ang ganda. Yan, oh. Pwede niya nang ilipat. Ay, hindi pa, ano? Hindi pa, maliliit pa. Maliliit pa. Ano yan, sir? Sila, pwede na tayo. Sila magulay. Pwede nang mag-harvest. Pwede tayo magulay dito. Pinaano ko yun. Kasi paglaki ng, ano, dito. Ano? Oo nga, ano. Pinalabas niya. Ito, dito dapat. Parang hanggang. Ah, yung parang paganyan. Eh, parang stair. Mm-mm. Para pag tumubo, hindi maiipit yung dahon. Tsaka, mas ano din yung naarawan kaysa nasisilungan. Hahaba lang. Mm-mm. Kaso kung halimbawa stair, tatlong ganun, hanggang dito. Okay lang yun. Maganda tingnan yun. Sa bagay mo. Marami kang ano, malalagyan na kulay. Mga bagong sibol lang. Yan. Ito, dinirek niya sa pagtanim, kaya ganyan mahaba. Ang ano na lang sa dito, dadagdagan ng lupa para hindi mahaba. Ano yung lupa ang gamit mo dito? Yung balat ng mga palay sa molino, yung reject. Mga tapos ano siya. Tapos fertilizer nilagyan ko. Nilagyan mo. Kailangan niya naaarawan. Sa, may araw ba dito? Opo, pag umaga. Ah, okay naman pala na araw. Pag-stay na ng araw, tulad ngayon, hindi na yan. Mm-hmm. May hapon na naman yan. Nag-harvest ka na doon sa sitaw? Hindi pa po, sir. Ang dami na, pwede nang... Pwede na maano na siya. Parang pag sobrang tagal kasi na hindi na-harvest, mag-ano na siya. Tawag doon, matitigas, di ba? Mm-hmm. Ito, pwede na to kayo, JP. Oh, kaponi, ang ganda. Doon pa sa likod, sir, nakahaba. Dito. Tuloy. Mm. Ayan, ang dami. Tingnan mo to, oh. Ang daming bunga. Oh. Ayan, mukhang may ano, entry tayo ng pang-contest ni Kuya JP. Ayan. Diba? Pwede ka nang maggulay. Lagyan mo lang to ng gata. Tsaka dilis. Magandang yung gata. Mm-mm. Yan, idol na natin si Kuya JP. Talagang sinusunod niya Ate Ruby, ano? Opo. Yung ating garden contest. Ano, talo nga po ang mga uding. Talo si Mami Lee dito. Yes. Talo yung mga miyaw. Mm-hmm. Talo kami. Harvest na natin, Kuya. Ano po, talo po yung mga miyaw. Sino ang mga uding? Kami. Uh-huh. Kami ang mga miyaw na talbugan ni Kuya JP. Mukhang matindi ang competition dito kay Pepa, kay Ate Annalyn. Kay Kuya JP. Kay Mami Lee. Kay Kuya Akil. Kay Kuya si Kuya Akil din. Ang ganda. Abangan natin. Bibisitahin natin doon. Marami na siyang nagagawang isang, ano, na, ano ng gulay. Ito pwede na to. Yan. Diba? Oh, nakapag-harvest tayo. Oh. Gulay ulam na. Isang ulaman. Ulam na. Oo. Diba? Yes. Nakapag-harvest tayo, isang tali na to sa palingki. 25 to 30 pesos. Yan, palakpakan kay Kuya JP. Hey, congrats. Congrats. Pagpatuloy mo lang yan. Harvest. Oo, nandito si tatay. Halika tatay. Ba't ayaw mo dito mag-stay? Ha? Ano tatay? Mas gusto mo dun sa lumang bahay. Mas gusto niya dun sa lumang bahay. Tanto ka niya lag. Siguro, mas gusto niya ata. Pero wala naman ako sinabi na huwag kang matulog dito. Siya lang naman ang ano.
Siguro mas nasanay siya sa sistema doon na madilim. Dito maaliwalas ang atatay eh. Ano, mas maganda dito. Pag natutulog ka saan? Doon pa rin. Ba't ganun? Ang ganda-ganda ng double deck nyo. Pasok tayo sa bahay. Hindi magkaswerte ko po alam. Meron lang ako sinasabi na huwag ko matulog dito. Talagang ayaw niya lang? Siguro, or mas gusto niya doon sa dati? Siguro. Kasi kung sabay-sabay ko matutulog, kasi sa matutulog, kung doon ako, wala naman dito magandang bahay na tubago. Pero safe naman to. Oo, safe na safe to kaysa doon sa luma. Di ba, tatay? Hindi na ako nagpo-focus doon sa lumang bahay. Dito na lang. Dito na lang. Pero yung pagkain ni tatay, dito naman. Opo, wala problema. Oo, ang ganda-ganda ng ginawa nating double deck, Ate Ruby, oh. Sino ang natutulog dito? Ako lang po sa ilalim. Pero naglilinis naman ako dito lagi. Dito, sa taas? Wala na. Pero istakan na lang. Chinichik. Oo. Ganun. Bago umalis ako sa trabaho, naglilinis ako tuwing umaga. Para pagdating ko ng hapon, kasi walang magano ng pagluto ng pagkain. Kasi hindi naman niya alam. Ako na lang po. Pag magsasayang ako ng umaga, pa sa hapon, pangapunan, hindi na ako magsasayang. So, kumusta naman? Wala. Okay naman kayo? Ngayong mata mo, malabo na. Kasi sa katarata yan eh. Papa-opera sana natin to, ayaw niya. May nag-sponsor sana nung time na yun. Problema siya ang umayaw si tatay. Gusto ko doon ba? Magkukarikon mo kong lumadlim. Ah, gusto mo malilim. Kaya mas gusto mo yung doon sa... Masilaw. Ah, okay. Nasisilaw siya dito kasi masyadong maliwanag yung bahay. Pero maganda nga, di ba? Para iwas yung walang lamok. Pag maliwanag yung bahay, di ba? Ito, sir. Kala ko naman, nag-asawa na si Kuya JP. Kaya nandun ka na sa kabila. Wala naman. Wala pa, sir. Ingis, girlfriend. Wala pa. Wala pa, tatay? Ikaw, baka nag-asawa ka na din. Ingis, tatay. Wala. Baka nandun sa ba? Kami lang ba? Baka nandun lang tinatago mo. Kaya mas gusto mong mag-isa. Ayaw kikita tao, ha? Tinatago niya. Joke lang daw. So, ayun. At least na okay na sila dito. Okay ka naman dito sa bagong bahay. Kasi walang problema. Okay na po ko dito. Tapos na napansin namin ang daming ginawa mo talagang pinapahalagahan mo yung yung maganda. Ang problema, sir? Pinapahalagahan yung tulong. Pinagawa ng bahay, nililinis. Hanggat maaari, ini-improve pa. Halimbawa, kagaya niya, nakapaglagay ka ng mga upuan dyan. Upo. Tapos lagayan ng mga halaman, reproductive. At the same time, makikita ng ating mga viewers na kayo ay hindi man kayo laging nakikita sa ating vlog, nabibisita. Pag bumisita kami, may mga pagbabagong maganda sa lugar ninyo. Lagano ka, nagtatrabaho ka. No po, sir, sa tapat ni Ate Jin. Oo. Kamag-anak nyo naman po pala yun. Oo, Aldi din yun. Aldi din pala yun. Kaya sabi niya sa akin, sabi sa akin na tikati, pati ko makikilala, magpinsan kami yan. Doon ka nagtatrabaho ngayon. Opo, sir. Nagano lang po na papalit ng bubong. Saka meron pa isa sa katabi lang din. Ah, gagawa ka pa din opo, doon. Opo. Sa pinsan ng asawa ni Ate Kati. Kailan kayo gagawa? Pag natapos kami kila Ate Kati sa bahay nila, kumbaga ako, nagsasarili ako magat ng trabaho. Kahit paano ko meron. Kasi gusto ko po matutunan yung mga trabaho ng kahit paano paraan. Pag-trabaho. Pero kung may time din, kakasama rin. Kasi sobrang busy talaga ako. Sa palayan, na ano rin po. Minsan kasi mayroon nag-ano sa'yo, nagme-message na mga gustong manira sa atin. Opo, pero hindi ko na lang po pinansin. Yung ating mga ka-team, hindi natin hawak yung mga time nila. Hindi sila ano sa atin, yung ating mission. Usually, ano yan, pag sumama, kagaya yung sumasama si Mami Lee, si Kuya George, mga spare time nila, mga volunteer po nila yan. Hindi ibig sabihin na sumasama,
sa ganitong mga mission ay regular nang meron ako isasahod kasi hindi wala akong kakayanan na ganun. At alam po natin yan na maliit lang po yung ating views kaya hindi natin masustain lahat. Pero ngayon, okay na. At least naiintindihan at naliliwanagan yung ating mga viewers. Sadyang meron lang mapanira yung talagang gusto kang siraan kung ano man yung hindi sila masaya siguro sa buhay nila yung mga ganong tao. Kaya laban tayo. Walang... Walang nangyayaring hindi maganda, lahat ng ginagawa natin ay pagtulong. Di ba, tatay? Yes, sir! Importante, nagsusumikap kayo. Opo, sir. Mm-mm. Okay naman kayo ang kalusugan mo? Okay. Magkano yung sahod mo doon, Kuya JP? 300 po. Libre ano po. Pamerinda tsaka panangali yan. Tila po sa kapitbahay ko dyan. Kaya kilala ni ano, Tita Ruby. Mm-mm. So, may 300 ka bawat araw? Opo. Libre na yung pagkain. Opo. Kumbaga private yung pinapasokan namin. Mm. Pinsan din ng amo ko, ng kapitbahay. Mm-mm. Gusto na. Yung experience na yan, hindi yan mawawala na sa'yo eh, yung pagtulong pag ano ng bahay. Kasi yan sila mga labor. Pag mas practice ka pa, di ba, may chance kang maging anong tawag doon, foreman. Tapos mas mason, skilled worker. Mas malaki yung sahod mo. Yun, di ba? So, happy tayo kila Kuya John Paul kasi yes. Nagsusumikap sila. Meron kayong pagkain pag nag-harvest at the same time libangan na din ano. Gusto yung akin lang, sir, kasi di pa ako masyadong nakaka halimbawa po ko sa pananim ng gulay. Kasi minsan nasa work. Oo. Ano lang, pag may time din ako, nag-asikaso din ako. Hindi naman yan ibig sabihin na dyan ka na, hindi ka na magtatrabaho. Opo. Ano lang kung meron kang oras mga sa umaga bago pumasok, 20 minutes, 30 minutes. Dinidiligan ko pag diligan. Pumasok. Oo, para naman lang yan, libangan din. Opo. Maganda itong pwesto ng bahay, malamig. Opo, tapos, siguro maraming nagtatambay dito. Opo, may mga kamag-anak lang namin, dito nag-usap-usap sila. Tambayan nila paghapon kasi tsaka hanggang alas 9 ng gabi dito pa rin yan. Dito sila. May ilaw naman ko doon sa labas. Dalawa ng ilaw ko dito. Nandito sila. Oo, kasi magandang magandang lugar, malamig, malapit sa Palayan. Lalo na sa paparte ng piyesta, yung ginagawa ko dito. Kailan ang piyesta nyo? June 1 at 2. Ah, next month na. June 1. So, anong kakatayin? Kambing. Tatay. Ha? May kakatayin? Karabaw. Karabaw? Gasi ko yan. Kanay karabaw. Ayaw pagkatayin, hindi rin atin. Damot karabaw ninyo. Limit atin, tatay. Ano na lang tayo, kahit pansit, ano? Opo, sir. Masukin na yun. Adobo, mga ganun. Halawan. Yung mga kamote. Pupunta kami ha, mamimiesta kami kuya. Po sir. Huwag ka nang mag-prepare ng madami. Ano lang yan yung parang normal lang. May tanghalian, ganun. Kasi yung mga kapitbahay ko, nagpapakatay din. Tumutulong din ako. Yung pag-aatian lang namin, yung ulo ng baboy kasi ginagamit nila, tapos pambinta yung iba. Bibigyan ka naman ng yung parte ng ulo ng baboy. Opo. Parang pinakasisig. Opo. Tsaka sabaw. Halimbawa, tatlo kami nagtulong, nagkatay. Tatlo sa... sasabihin na, sige, mamili kayo. Kasi akin to, gano'n. Yun lang. Sa sinasabaw naman. Oo. Parang na din, nagkaroon ka na ng ulam sa pista. Kasi dun sa amin, dun, pag may nabibigay sa akin na ng paper. Napunta ko dito sa bahay nung wala pa akong bagong bahay. Parang na rin ako ng ganda sa pista. Di ba? Bibigyan ka ng isang ganung ulam. Kung may ipon. May ipon, tapos dadami na, hindi ka na magluluto. Yung ngayon din na, lang sa... May nagsasabi sa akin, tagay na, hindi na kakapag-pista. Siguradong may mga kikipiesta dito kasi bago yung bahay niyo. Opo. Kaya maghanda-handa ka ng mga isa-isang kilo. Ano, tatay? Tatay. Isang kilong manok, isang kilong pansit. Yun, tapos tuba. Ang tuba. May tuba. Wala tuba ngayon, So, ayan. Yung yung pagpapalay, nakailang sako ka ng palay? Limang sako po, sir. Meron pa akong kukunin na tatlong sako, dalawang sako dun.
Nagati kami tatay ng bigas. Ano yung nilalagay ko lang yung bigas kasi baka dito may mapasok. Nagpagiling ka na? Opo. Muli. Oo. Ito. Ito yung punta niya. Ito na pala yun. Parang ano siya? Parang jaguar. Ah. Ko, pero nandiyan lang yan. Nagkani tayo dan. Ah, ito na yun? Opo, dyan na yun. Oh, yun ang kalalabasan niyo. Ang ganda. Masarap po. Pagbagong ani tatay, ano? Kahit tuyo lang. Oo. Mabango pa pagbagong luto. So, ilan yung napagiling mo? Isang sako lang. Pag isang sako, halimbawa yung hagma ng sako, yung pids. Kasi apat na takal na balde. Minsan lumalabas sa mapatak sa pagpapamulino yung lata yung takalan. Minsan dalawang takal. So saan mo lang nilalagay yung bigas mo doon sa lumabas? Doon lang po sa kabila. Kasi laging nandun si tatay. Opo. Kumbaga mababantayan niya. Opo, minsan kakapagsaing, kakatipid-tipid ako sa gas, sasabi lang sa akin, wag ka na magsaing. Nagsaing na siya doon. Doon lang kumukuha ng kanin. Oo. Pag ako pero di siya nagluto ng ulam, ako na lang. Binibigay ko siya ng ulam doon. Pero yung kapitbahay ko doon, binibigay siya ng ulam. Hindi ko lang siya binibigyan. Pero sabi ko, kung gusto mo, kumuha ka na lang doon. So hindi ka na magagapas, ubos na yung pangalan? Wala na, tapos na kaya, nasa work na ako. Tutok na lang sa work. Sa ano na lang, construction? Opo, construction na po. Tapos yung palay mo, pag napagiling liyan lahat, matagal-tagal din, na-consume mo. Opo. Sa apat sako na palay, tapos pamulino mo, dalawang sakong bigas yan. Dalawang sako? Opo. Opo, matagal. Kasi kung ibibinta mo, tapos mil, ano, toto. Tuto yung isang sako na opo, malinis. Opo, 50 kilos. Giniling na. Opo. So, kasi nung ano, nung Sabado, siya pala sir, nung nag-anit tayo ng palay, kung tatanda niyo, nag-vlog tayo nung nakaraan, sayawa pala sila sa Isidro. Na nagsayawa. Opo, pinagdiwang nila yung pagtapos ng anin ng palay. Ganun dito sa atin. Opo, kalimutan ko pala sila yung sabihin. Oo. Sabi ko, ba't nasayawa dito? Hindi pa naman ano. Nakapunta sana kami para makisayaw, di ba, mamili? Tumal pa naman, di naman gaano marami. Maraming bakante ng mga lamesa. Well, at least nag-ano na ngayon, natapos na yung tapos na, na sila. Focus ka na sa pagkukonstruction. Opo. So yun, at least yung palay mo, yung bigas nyo aabuti ng mga ilang buwan, tatlong buwan pa yan, dalawa lang naman kayo. Di ba? Maderman sata, natataposin yan. Maderman. Tapos sa ano na naman, sa October, December, busy na naman sa pagtatanim ng pala. Yun lang naman tatrabaho na naman. Tapos sa pag March, May, ayun na naman. Anihan ng pala na naman. Pagpatuloy mo lang yun. Yung opo, sir. Ito, para hindi tayo magugutom. Diba, Ate Ruby? Opo. Meron laging pagkain. Tapos, about dun sa bangka, yung plano nating bilhin, di ba si Tita Gloria nagbigay sa atin ng sayo ng pambangka, ang bili ng bangka. Ang problema po kasi, mahal yung malaki. Sobrang mahal po yun talaga. Yung pang passenger na bangka, magkano yung tanong nyo dati? So yung natanong namin ni Tita Ruby do, di mga size daw. 16,000. Oo, kasi maano yun, kahoy na mahaba yun eh. Hindi kagaya ng yung kay Tatay Abelino. Oo, yung pang ano lang, pang fishing lang. Opo. Yung nabili natin ng 4,000. 4,000 pa yun, 4,500. Kaya, hindi tayo nakapag-update kaagad dahil nga wala kaming mahanap na bangka na ang passenger na tig 4,000. Talaga ang presyohan dito pag malalaking bangka. Pakatagal kasi talaga. 10,000 pataas. So, ano ang plano mo ngayon? Kasi, nandito yung pondo. Sabi ni Tita Gloria, kung ano yung sa tingin mo pwede mo maging pangkabuhayan, kung sakali man hindi natin ituloy yung bangka, or kung gusto mo bumili ng bangka, ang mabibili natin, yung maliit. Gusto mo bumili tayong ganun. Para ikaw, ibibigay ko na to sa'yo, ikaw yung maghanap. Kasi sobrang busy namin ni Ate Ruby. Ano yung nasa isip mo pwede mong gawing kabuhayan or negosyo? Kasi yun yung purpose nito, kaya ka binigyan ni Tita Gloria para maibigay ko na to sa'yo. Kasi kung sa akin lang po sir, halimbawa kung may negosyo, tinapak ko makakapag lalo magasi ka sa panang maayos. Kasi yung iniisip ko na lang sa akin lang po to, sa ano gustuhan nyo, ano?
halimbawa pagtatrabaho, halimbawa or service gano'n, kung meron. Service ng... motor? Ah, gusto mong motor, gano'n. Opo, mga ano. So, may mabibili kayo kung, ganito? 6. Pero hindi ko lang mong tatanggapin yan, kayo na lang pumagana. Para kung mas tayo madali makahanap. 6,600 kasi itong binigay ni Tita Gloria. Kung yun yung gusto mo. 6,600. Yung pang ano pang boot niya. Mm. Ay pang bangka niya. Kung magugustuhan nyo. Ayun, wala para naman problema kung magagamit mo. Basta ayaw namin ang ibibenta mo. Oh, hindi ko bibenta, sir. Wala pa akong nagbenta na binibigay. Alagahan lagi yung tulong. Lagi kong sinasabi sa inyo. Opo. Ano? Pero na lang, kung akin yung pinaghirapan, pwede ko pa ibenta. Pero kung itulong lang, hindi pa ako nagbibenta ng gano'ng kalaga, maliit man o malaki. Kasi nga nagtatrabaho siya sa mga construction kesa sa bangka. Kasi hindi naman siya lagi din naano sa ilog. Ang pera, gusto ko lang, dyan lang sa inyo. Hmm? Dyan lang sa inyo, kayo lang umawag ang pera. Hmm. Para makaagi jambol, pwede lang kang patuloy jambol. Mm. Pwede rin po. Pwede din. Ano? Ano po, sir? Gano'n na lang. Kasi sabi ni tatay na... Nag-aalala si tatay. Nag-aalala si tatay. Baka maibili ng tuba. O sige, dito na lang po ha. Okay, na lang po, sir. Tapos mag-ano ka, mag-check-check siya, di ba? Mag-check ng motor. Canvas ka rin. Opo. Okay, so dito na lang dito to na lang po, sir. Basta mag-check ka. Opo. Kung ano man, para sigurado wala tayong problema. Okay, lang thank you muna kay Tita Gloria. Maraming salamat po, Tita Gloria, sa pinigay mo. Mahirap po talaga maghanap ng pagka kasi ito na lang po, magugustuhan niyo po. Ito na lang po. Maraming salamat po, Tita Gloria. Ingat po kayo. Ayan, tatay, meron tayong ayuda dito. Pagmamahal po ni Tita Virgie, nagbigay po siya ng... worth 1,500 peso na groceries. Ito po yung pinamili natin. Ayan, meron ho tayong mga saging. Diba, okay sa'yo ang saging, tatay? Ayan. Tapos meron dito orange, may mangga. Ito pwede tong ulam. Oh. Favorite ni Tekram yan, inuulam niya. Tapos nagbili kami ng isang tray na itlog. Meron tayong, hindi ako bumili ng 10 kilong bigas kasi madami kayong palay. Sir, walang problem sa bigas. Kaya sabi ko 5 kilo lang bibilhin ko. Ayan, tapos ito naman, nandito yung mga ano natin, mga groceries nyo, mga snack. Ayan, buksan natin tatay. Ito yung miswa, papartneran ng itlog. Meron kayong biskuit. Meron kayong fudge bar, meron kayong gatas, may libreng kape, meron dito noodles, meron udong, ayan. Tapos nagbili si Ate Ruby ng pansangkap sa pagluto. May tuyo, may suka tuyo. Para sa piyesta, hindi ka nabibili, Kuya JP. May mga century tuna, may corned beef. Ayan, may sardinas, meron tayong asukal, ano pa ba? Ayan, may sabon na binili si Ate Ruby para sa paglalaban nyo. Diba binigyan kita ng sabon? Opo, nagamit ko na po yung dabon, saka pahalawang gamit ko na po. Naubos o, yung bigay ni Tita Donna. Tapos meron mga noodles. Ayan po lahat ang laman ng worth 1,500 pesos na groceries. Ito po yung ating mga resibo, tatay. Napicturan ko na ito, pero itabi nyo lang po. Okay. Ikaw na lang magtabi, Kuya JP. Ayan. Tapos, may pinapabigay dito si Tita Virgie na tig 500 daw sa inyo. Ayan. Walang barya. Opo. O, ipapalit mo na lang. Kasi ano yan ni Tita Virgie para meron ka ding pang-consume. Tapos ito, meron pa kayong gasol? May tanki pa? Meron pa po. Sabi daw ng kapitbahay sa tito ko. Dahil pa ngayong katapusan ng Mayo. Hindi pa yung mauubos. Sabi ko, dito kasi meron sa akin nagbigay pero tatabi ko lang para kahit papaan makabila ko agad. So, ibig sabihin yun pa din yung binili natin? Opo, yun pa. Ilang buwan na? Ilang buwan na kaya tatay? Mabigat pa. Mabigat pa? Opo, marami pa. Meron sa mga tiklop ni Lali. Pagkakasang kulot. Ano tatay? Meron sa mga tilali. Mabigat pa daw. So, ibig sabihin aabot pa yun hanggang katapusan? Opo. Madali.
Kasi before tayo yata mag-house blessing, dito na yata yun eh. Nung house blessing, binili natin. Ilang buwan na yun? Nung... Dalawang buwan na, mga ganun. Ikaw na ang humawak para sa panggas, pang refill dyan. Opo. Actually, ang refill lang naman, 1,080. Yung sobra dito, pang ulam nyo na lang. Opo, sir. Kulang bibili po ng ulam. Bili ka ng may sabaw kay tatay, yung... Opo. Baka, ano tatay? Kaso ma... Ito, meron pang unin na ito kahapon na manok. Iba kong palis na yata ito. Adobo? Manok, tinula. Palis na. Wala na. Dapat ano? Adobo. Adobo pang matagalan. Kahapon diba? Lang. Di ano, di na initan kasi hindi siya ako sa palayan. Gati-hati kami. Pag-blower. Panis na. So ganun, ano kaya JP, okay. Ang gawin natin para kahit pa paano, pag naubos ito, itong laman ng gas ng tangke, meron kayong maibibili ulit. Opo, hindi pa sa ano, sa may crossing. Ayun, sige, ano ang message kay Tita Virgie sa mga blessings sa inyo? Maraming salamat po, Tita Virgie. Sana, kung nasaan po kayo naroon, ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Kay Tita Virgie. Ibinigay niya sa aming tulong. Yan lang po. Thank you so much po kay Tita Virgie sa mga blessings. At ayun, kay Tita Donna dun sa na-receive ni Kuya JP ng mga... Na, ano ba yun? Mga groceries. Oo, yung model, nasa... Spam, sushi. Nakain nyo na? Opo, tapos na po siya. Ano? Pa, ano, pagka binigay lang po, tapos kinagabihan, niloto ko po. Tapos meron pa dito yung pinapabigay ni Tita Emmy. Buti na lang naalala ko. Ayan, Kuya JP. Galing kay Tita Emmy. Ano yan? Souvenir galing Hong Kong. Ayan. Maraming salamat po, Tita Emmy. Meron pa panggapit ng kuko. Pwede yan ilagay sa bag. Yan, oh. Meron siyang parang holder. Thank you po, Tita Virgie. God bless po.